Hi, kumusta ka na? Oo, ikaw. Ikaw na nakakarinig nito ngayon. Sinabi na kanina ang titulo, di ba? Isinumpang sulat. Ngunit dahil sa iyong kuryosidad, pinili mo pa rin itong pakinggan. Natas, yan ang pangalan ko. Tulad mo, mahilig din ako sa mga kwentong katatakutan. Pero kasi, parang hindi na ako natatakot sa mga napapakinggan ko. Paulit-ulit lang kasi yung twist. Eh ikaw, napapansin o nararamdaman mo rin ba yun? Malamang sa alamang, oo yung sagot mo. Eh kaya naman napagdesisyonan ko na lang na isulat at ipadinig sa iyo ang sarili kong kwento. Kaso, sa isang banda, mahirap nga naman talagang mag-isip ng twist. Kaya naghahanap-hanap ako ng mga kagaya kong mahihilig sa mga kwentong katatakutan. Una ko ang nakilala si Gina. Isa siyang guro sa isang pampublikong paaralan. Hindi pa kami nagkausap ni minsan, ngunit batid kong parehas kami ng kinahihiligan. Malakas lang kasi yung pakiramdam ko. Parang may same vibe kami. Mabilis din kasi ako makabasa ng tao. Kaya magmula noon, palagi ko na siyang sinusundan. Weekends nga noon eh. Alas 9 ng gabi. Kitang-kita ko na nanonood siya ng horror movie sa kanyang kwarto. Eh hindi niya alam na nakamasid ako sa kanya. Makalipas nga yung ilang minuto, tila ramdam ko yung pagkairita niya. As in, visit daw yung moving yun dahil wala man lang kabuhay-buhay. Dinig ko pang ang winika niya ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay pinatay niya na yung kanyang maliit na telebisyon. Naawa naman ako sa kanya. Alam ko kasi yung pakiramdam na hindi ka satisfied, lalong-lalo na sa ina-expect mo sa iyong pinapanood o pinapakinggan. Kaya naman naisipan kong tumulong. 10 PM nung humiga siya sa kanyang kama. Alam kong nararamdaman na niya na may nakamasid sa kanya sapagkat nakikita kong panay yung lingon niya sa paligid. Hanggang sa hinabaan ko na lang yung pasensya ko. Hinintay ko talaga siyang matulog. Tsaka, doon na ako madali ang pumasok sa kanyang kwarto. Hindi ko na ipapaliwanag kung paano ko iyon ginawa. Malalaman mo rin kung paano mamaya. Basta't pinagmasdan ko lang ang kanyang muka. Napaka-aliwalas tingnan. Bigla siyang nagising sapagkat naalimpungatan. Gulat na gulat ba naman siya pagkakita sa akin? Gustuhin man niyang sumigaw, kaso parang nalunok niya ang kanyang dila at hindi niya iyon magawa. Eh di syempre, tuwang-tuwa ako nun. Ito lang kasi ang alam kong paraan upang makatulong sa iba. Masama ba? Masama? Eh sa sobra kong tuwa nga, pinag-igihan ko palalo. Pinangako ko sa kanya na hindi na siya malulungkot kailanman. Pangalawa kong nakilala ay isang team ng mga ghost hunters. Binubuo sila ng 3 lalaki at 1 babae. Sina Brian, Ruel, Glenn at Rose. Labis-labis rin talaga akong naaawa sa kanila. Matagal na kasi nilang gusto makakita ng totoong multo. Sa katunayan nga din, wala naman talaga silang third eye. Nagpapanggap lang sila para may maikontent. Grabe, ginagawa nilang kalokohan lahat. Niloloko nila ang mga taong nanonood sa kanila, eh mas lalong niloloko nila ang sarili nila. Alang-alang sa pera. Pero in fairness ha, nakakatuwa rin yung kanilang teknolohiya. Meron sila mga gadget na sinasabi nakaka-detect daw ng mga masasamang espiritu o kung anumang klase mga bad energy sa paligid.
naniniwala kayo dun? Feeling ko hindi naman talaga totoo yun eh. Eh kaya naman, napagdesisyonan ko na lang na tulungan sila. Gabi nun, sa isang lumang museum. Doon kasi yung next destination nila. Natatawa pa nga ako dahil may padasal-dasal pa talaga. Sinabayan ko pa nga dahil memorize na memorize ko na. Medyo nainip na nga din ako sa pinaggagawa nila, kaya ako na yung gumawa ng paraan. Simple lang. Ginamit ko lang ang katawan ng isa sa kanila upang magpakita ng iilang exhibition. Tulad ng pagliko ng ulo sa likuran ng hindi gumagalaw ang katawan, tinukit ko rin ang mga mata ng ginamit kong katawan sabay subo. As in masarap pala. Gusto mong itry? Huwag kang mag-alala. Masusubukan mo rin. May ipis at daga rin akong nakita doon. Sinubuan ko sila pero ayaw nilang kainin. Eh kaya ako na lang yung umubos. Kitang kita kong panay yung pagsusuka nila. Eh nabitin pa ako kaya kinain ko na rin pati yung suka nila. Napakasarap. Sa hindi katagalan, nainip na naman ako. Kaya't pinaabot ko na sa suktula ng aking pagtulong. Ayun, dinala ko sila sa pinakamataas na palapag ng gusaling iyon at tinulak ko sila pababa nang wala ng bilang-bilang ng tatlo. Hihingi na lang ako ng pasensya sa kanila kasi yun lang naman yung nakayanan ko. Sumunod kong nakilala si Ana. Sabi niya, isa siyang estudyante. Alam mo ba, sobrang ganda ni Ana. Bonus pa yung balingkinita na pangangatawan at yung mapupungay niyang mga mata. At isa pa sa mga nagustuhan ko sa kanya, yung pagiging makadiyos niya sa umaga at pagiging demonyo sa gabi. Mahilig kasi siyang pumatay. Para sa akin, okay lang naman yun. Kung tutuusin, golden buzzer nga yung talent niya. Nararapat lang din niyang pagyamanin. Kadalasan sa mga pinapatay ni Ana, yung mga lalaking nagkakagusto sa kanya. Ewan ko ba kung ano ba yung pinaghuhugutan ng babaeng to. Wala akong balak alamin sapagkat wala naman din talaga akong pakialam. Basta ang mahalaga rito, nailabas niya ang kanyang talento sa pagpaslang nang hindi man lang naituturo na siya ang may kasalanan. Alam mo bang nakaramdam ako ng kuunting pagka-proud sa kanya? Anyway, nakabase lang siya sa mga horror movies kung paano niya papaslangin at hahantingin ang susunod na biktima. Doon naman ako medyo nababanas sa kanya. Hindi kasi siya original. Kaya napagdesisyonan kong hindi na lang papatayin si Ana. Tuturuan ko na lang siya kung paano ba magiging pro sa ganitong larangan. Pero naisip ko, dapat motivated siya, di ba? Eh kaya naman ginawa kong example yung pinakamamahal at pinakabatang kapatid niya. Masisisi mo ba ako? Gusto ko lang namang tumulong. Alam mo bang ginawa ko? Ginamit ko lang naman ang katawan ni Ana upang gawin ang bagay na alam kong makakatulong sa kanya. Nag-set up lang naman ako ng mga kamera upang, alam nyo na, may masilip siya kinaumagahan. Gabi noon at tulog na ang lahat. Gamit ang katawan ni Ana, pinasok ko ang kanyang nakababatang kapatid sa kwarto. Nasa kasarapan na ito ng kanyang pagtulog ng aking madatnan. Walang ano-ano, binusalan ko na lang sa bibig ang kanyang kapatid upang hindi makasigaw kapag nagising. Una kong ginawa, pinaliguan ko siya ng kakukulo lamang na tubig. Ang sweet ko, di ba? Gusto ko kasi mabango siya pag akyat niya sa langit. As in,
Tawang-tawa pa nga ako dahil panay yung kawag ng kapatid ni Ana nang magising ito. May pagtataka pa nga sa mga mata niya nang makita ko. Ang ginawa ko, nginitian ko na lamang siya sabay tinapyas ko ng kaunti ang kanyang muka gamit ang patalim na kinuha ko kanina sa kusina. Pagkatapos nun, hiniwa ko agad ang tiyan niya sabay hila sa bitukan nito. As in, saktong-sakto. Alam mo bang ginawa ko pagkatapos? Binalik-balik ko lang yung bituka niya pagkatapos kong paglaruan. Tinikman ko rin ng kaunti pero hindi ako nag-enjoy. Yun nga lang, walang ka-challenge-challenge dahil mabilis namang namatay yung kapatid ni Ana. Kinabukasan, ayun nga, laman ang balita si Ana. Napagbintangan siya sa kasalanan na ako yung may gawa. Tsaka nga pala, hindi nakulong si Ana. Makakasama mo rin siya pagkatapos mo itong mapakinggan. Ikaw, malamang habang nag-i-enjoy o kinikilabutan ka sa pakikinig dito, maaaring hindi ka pa rin makapaniwala. Ramdam kong malaki yung pagdududa mo sa iyong puso. Pero huwag kang mag-alala. Special ka sa akin eh. Gusto rin kitang tulungan. Malaki kasi yung ambag mo sa isinulat kong kwento na ngayon ay pinapakinggan mo. Oh, mga tigapakinig naming minamahal. Pinapangako kong hindi ka na magtatagal. Pinapangako kong hindi ka na malulungkot sapagkat pupunuin kita ng purong-purong takot. Hindi ko man maibigay sa iyo ang mundo, ngunit kaya naman kitang dalhin sa impyerno. Wala ka bang napansin sa pangalan ko? Tumingala ka. Andito na ako, gumagapang sa kisa ninyo. Nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive. Mga solid HTV positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else! Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.